lumang helmet, gawin nating carbon fiber. May mga gasgas, may dent, at lumang-lumang helmet, gawin nating elegante. Masayang araw for today's episode of Q-Carbon Vlogs. Ile-level up natin ang half-face helmet na to. Gagawin natin siyang carbon fiber at pagmumukhain natin siyang elegante. Tara, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo ang bawat proseso ng paggawa. At para sa unang proseso ng aming paggawa ay inalis namin yung laman loob ng helmet at inalis din namin ang pintura. Pagkatapos ay lilihain natin siya. Lilihain natin siya kasi para kapit na kapit yung fiber cloth sa helmet. Then lilihain natin siya yung gilid. Lahat, dapat maliha lahat. Next step, nagtimpla ako ng pampahid at nilagyan ko siya ng toner na black. Kasi yung ilalagay nating carbon fiber cloth is LB pattern para hindi tayo magka-problema. Kaya dapat lahat mapahida ng pandikit. As you can see in this video is mini-make sure talaga ni partner ko na lahat ng parte ng half-face na helmet nito is mapapahida niya ng pandikit. Siya rin kasi yung maglalatag ng ating fiber fabric. Siya rin yung mahihirapan pag hindi niya napahida ng maayos. So kaya dapat i-make sure na lahat mapapahidan. Even yung labi ng ating helmet. Kasi mamaya itutupi niya dyan yung fabric natin. Ayan lang, pahid-pahid lang. Hindi mo naman kailangan magmadali. Basta okay lang ang mabagal, basta lahat, basta pulido. Bago natin ilatag ang ating fabric, maghihintay tayo ng 2 to 3 hours, depende sa init. Mas mainit, mas mabilis matuyo, mas malamig, mas matagal matuyo. At ito na nga, ready nang ilatag ang ating carbon fiber cloth. Ang ginamit naming pattern is square jacquard pattern or LV pattern. Ayan yung partner ko, siya yung maglalatag ng fabric sa half-face helmet natin. Bali, ito palang half-face helmet natin is pansariling gamit lang namin to. Wala kasi kaming pambili ng medyo mamahaling helmet, kaya gumawa na lang kami ng DIY. Para kahit papano, kapag nag-rides kami, is okay naman yung helmet naming gagamitin. Habang naglalatag or habang pinapanood yung maglatag si partner, kwentuhan ko lang kayo ng background sa Q-Carbon. Bali, nag-start kaming mag-carbon is 2019, year 2019. So halos 4 years na din. Then kami lang talaga ni partner yung gumagawa ng carbon. Kami lang talagang dalawa yung nagtutulungan. Bali, ako isa preparation, then siya sa mahihirap siya, sa mga komplikadong gawain siya. Sa tabas, sa paglalatag, sa pagpapahid ng resin. Kasi may tamang ratio at may mga techniques na ginagawa siya na medyo ako hindi ko kayang gawin. So ang kaya ko lang is preparation. Ako lang sa paggagasgas, sa pagbubutas, sa pagtitape. So, ganun lang yung gawain ko. And matagal na rin naming na-establish yung Q-Carbon Vlogs. Meron na kaming upload sa aming YouTube channel. Pero hindi pa siya nadadagdagan kasi medyo naging busy kami sa sobrang dami ng demand ng magpapagawa ng carbon fiber, lalo na nung pandemic, nag-boom talaga yung carbon fiber. Halos medyo hindi na nga natutulog si partner, medyo kulang na lagi talaga yung tulog niya sa sobrang daming nagpapagawa ng carbon fiber. At hindi na rin kami nakapag-upload at nakapag-edit ng videos kasi kami lang talagang dalawa yung magkatulong. Kaya pipilitin ko rin pong sagutin lahat ng mga comments nyo
At comment lang po kayo kung ano pa pong video yung gusto nyong gawin namin. Ano pa pong mga parts ng motorcycle yung gusto niya pong i-carbon namin. At pipilitin po namin gawa ng videos. At ayan, balik tayo sa ginagawa nating helmet. So itong helmet na to is nilatagan namin siya nung gabi. Then kinabukasan siya, papahida ng resin. Bakit? Kasi based on our own experience, hindi siya obra na pagkalatag is pahida agad ng resin kasi bumibitaw siya. Kaya mas okay na kinabukasan siya pahidan kasi para tuyong-tuyo na yung pinahid nating pandikit at kapit na kapit na yung cloth sa mismong helmet. Ayan, medyo malapit nang matapos si partner. Bali, aayusin na lang yan niya yan, then itutupi niya paloob para mas maayos tingnan at yung carbon niya is nakabend paloob, hindi siya basta-basta tutuklap. Mabusisi talaga yung paglalatag. Kailangan ng matinding focus kasi pag nagkamali ka, konting pagkakamali mo lang, pwede kang bumalik sa umpisa. Kaya kung makikita nyo sa video is detalyado talaga maglatag si partner kasi pag nagkamali siya, wala. Ulit na ulit sa umpisa. Siyempre, pag bumalik ka na naman sa umpisa, napaka time consuming nun. Imbis na matatapos mo na yung trabaho mo ngayon, is babalik ka na naman. Kaya matinding focus talaga ang kailangan pag naglalatag. Kailangan yung partner nyo is hindi distracted. Kaya ako, pag naglalatag siya, behave lang muna ako. Kasi bawal ko siyang i-distract. Bawal ko din siyang awayin. Pero kapag naglalatag lang, syempre, the rest of the day pwede na. Char lang. Kaya, kung yung partner nyo yung gumagawa, tulungan nyong mapabilis yung ginagawa. Instead na distractin, i-motivate natin para mapabilis at mapaganda yung ginagawa. Ayan, tapos na siya. Proceed na tayo ngayon sa pagpapahid ng resin. Ang sabi ko nga, kinabukasan natin, papahida ng resin yung nilatagan nating half-face helmet. Nagtimpla lang siya sa baso ng resin at nilagyan niya ng hardener. At ayan, hinahalo na niya ng mabuti yung resin. So, yung ginagamit pala namin is brush, paint brush. So, ayan, kung mapapansin nyo, madami yung resin na tinimpla niya para sa ating half-face helmet. Kasi sa unang patong natin, palalawain natin yung resin sa helmet. Okay lang kahit yung iba medyo matapon. Ganon talaga eh. Dapat isiksik mo yung unang patong ng resin. Masiksik talaga siya. Lawang-lawa siya para masiksik talaga yung resin sa ating fabric. At ayan na, mini-make sure lang din talaga namin na lahat ng parte ng half-face helmet is mapahida ng resin. Bawat parte, dapat lahat ay siksik ang resin sa fabric. Yung usualing ginagawa namin is 8 to 10 coats ng pagpapahid ng resin. Pero depende pa rin sa kapal na gusto nyo. Pero ang sa amin is 8 to 10 coats. Sa aming experience, mas okay magpahid ng resin kapag mainit yung panahon. Kasi kapag malamig, medyo namumutla. Dati pa nga natandaan ko, nung gumagawa pa kami sa Batangas, is medyo namumutla yung resin. Kasi malamig kasi nung mga panahon na yun. Kaya mas okay talaga kung magpapahid kayo ng resin ay mainit. Then i-adjust nyo na lang yung hardener. Kung mapapansin nyo, talagang sinisiksik ni partner yung resin kasi kailangan talagang siksikin. Yung resin nga pala natin dito is fast dry. Mabilis siyang matuyo kaya 5 minutes pwede mo na siyang patungan ulit. Hanggang kami ginagawa namin hanggang
10 na patong, 10 patong, then pwede na namin siyang i-proceed sa cutting area, pero patutuyuin muna namin. Then cutting area na siya. After ng 10 coats, cutting area na tayo. Bali, ikakat lang dyan ni partner yung mga excess. Gagamit siya ng Dremel and cutting wheel. Siya talaga yung gumagawa nito. Kasi hindi ko to kayang gawin. Baka mamaya mahiwa pa yung kamay ko pag nagmarunong ako. Mula umpisa, siya talaga yung gumagawa nito. Hindi niya to pinauubaya sa akin. Kasi sobrang selan ng pagkat. Dapat focus ka talaga. Kaya siya, kapag nagka-cut siya, may dalawang headset siya, hindi siya nagpapadistract. Kailangan walang kakausap sa kanya kasi napakahirap mag-cut. Konting pagkakamali mo, pwedeng mabasag, masira ang carbon mong kinakat. Kaya dapat pag nagka-cut ka, huwag kang magpapadistract sa ibang tao. Habang nagka-cut si partner, kailangan may nakatutok sa kanyang electric fan. Minsan nga, dalawa, tatlo pa. Kasi yung tumatalsik na po yan, napakakatipo niyan. Kaya siya is naka-plastic gloves pa na disposable. Para pagkagamit niya, pagkatapos niyang gamitin, is itatapon na lang. And kailangan naka jogging pants siya or long sleeve kasi sa experience talaga namin is napakakate. After makat ng helmet na to is proceed na tayo sa pagliliha. Ipapakita namin sa inyo yung bawat liha namin gagamitin. Okay? Okay, let's go. Proceed na tayo sa pagliliha. Unang grit na gagamitin natin is 120. At gumamit nga pala dyan si partner ng goma. Bakit? Para maplancha at matuwid yung carbon. Para hindi siya alon-alon. At lahat dapat maliha mo syempre. Ako yung tulong ko lang na magagawa dyan sa pagliliha is ako yung taga-tuyo. Every time na matatapos siyang magliha, kailangan patuyuin kasi para makita mo agad kung kulang pa ba sa liha or hindi. After nating maliha lahat ng 120, kailangan talaga lahat, is gagamit tayo ng 220 na grit. At kamay na lang po yung gagamitin natin. At kailangan matamaan po natin lahat. After po ng 220, 400 na grit. Kamay lang din po yung gagamitin natin. After po ng 400 is 1,000 na grit na po. Hindi na po namin na video, na-delete po yung video, pasensya na po. Then, kailangan po yung mga labe is lihain din natin para makinis na makinis. At ito na po, after maliha ng 1,000, pinatuyo, then dinikitan po namin ng sticker para mas magmukha po siyang original at mas mukha po siyang elegante. Dahil pansariling gamit din naman namin to, kaya tinodo na namin. After naming mapinturahan ng black yung loob para mas magmukha siyang malinis, proceed tayo sa top coat. Ang unang coat po is mist coat lang po yan. Para po sa second coat po is mas dapang-dapa po siya. Bali, mist coat lang po yan na. Next po is after 15 minutes of flash off, proceed po tayo sa full coat. Para dyan makikita po natin na maganda na yung dapa ng ating full coat. Ayan po, kung mapapansin nyo, maganda na po yung dapa ng ating full coat. Next po, sa atin naman pong third coat ay dapat po is lawang-lawa na. Para po, glossing-glossy po siyang tingnan kasi kami po hindi na po namin to babapingin. Kasi pansarili lang naman po naming gamit. Pag nagasgas na lang po, kasi 'di ba helmet po kung saan-saan napapapatong, minsan nalalaglag, doon na lang po namin ibabap. Ayan, lawang-lawa po talaga yung pinaka third coat.
Para glossing-glossy po siya kapag natuyo. Ang next po natin dito kapag natuyo po yung top coat is ikakabit na po natin yung mga laman loob. At ayan na po, nakabit na yung mga lamang loob. Bali nilaban ko po yan para magmukhang brand nyo talaga, mabango po. Next po is, ito na po yung finished product natin. Ito na po yung half face helmet na DIY natin. Square jacquard pattern or LB pattern. Binidyohan ko po siya sa araw para po mas makita nyo. As you can see po, glossing-glossy po siya. Ayan po yung mga pictures, side view, front view po. Nagmukha po siyang elegante talaga. Mas bumagay po pati kahit close yung visor. And ayan po, gagamitin namin siya sa unang rides namin sa Batangas. Pupunta kami ng church na San Jose, Batangas. At ayan na po, gamit na yung helmet. Thank you Lord. Salamat sa panonood.